Yan, meron na pala. Hello po, isang ligtas na araw sa ating lahat. Ako po si Fire Officer 1, Rodrigo Javier Jr., naka-assign sa Bagong Bayan Fire Substation dito po sa Taguig. Bago ko po simulan ng aking topic, nais ko po munang batiin ang aming butihing Chief DFP, Fire Director Luis Oral Taporacan, sir. Good morning po. At sa aming Regional Director, Gilbert Dumalaon Dolot, sir. Good morning. At sa aming butihing District Fire Director, Paul Inchapili, sir. Good morning. At sa aming City Fire Director, Bernard Tamayor Sete, sir. Good morning po. At sa aming Station Commander, Senior Inspector Alberto B. Edrado, sir. Good morning. At sa amin pong Crew Chief, SFO3, Daniel Pico. Yan. Ang topic ko po is Mission and Vision. Yan po. So, basahin po muna natin yung ibig sabihin ng mission. We commit to prevent and suppress destructive fires, investigates its causes, enforce fire code, and other related laws, and respond to man-made and natural disasters and other emergencies. Yan po yung mission ng Bureau of Fire Protection. So, dito po is marami pong nakapaloob o nakapalaman na kahulugan. Dito po kung papansin ninyo, halos nandito na yung trabaho ng isang bumbero. Nandito na po halos lahat ng trabaho namin. So, punta po muna tayo dito sa we commit to prevent and suppress. So, dito po marami kaming fire suppression na ginagawa o prevention. Unang-una po, yung ginagawa namin sa araw-araw na offline ligtas pamayanan. So, dito po, nagpapatugtog kami ng mga public address. Nagpapatugtog kami ng mga, yung nakaraan, yung November, ano po, nagpapatugtog kami ng mga pag-iwas sa sunog, yung hindi dapat mangyari, ilayo yung mga kandila doon malapit sa mga kurtina. Yan po dapat mga yung mga basic po na dapat na hindi kinakalimutan, dapat po nating tandaan. So kaya araw-araw po kami nagpapaalala. So ano po ba yung mga pwede nating i-apply dito sa sentence ng we commit to prevent and suppress destructive fires. So nandito rin po yung mga fire educator natin na nagsasagawa ng mga fire drill, earthquake drill. Yan po. Nagtuturo din sila ng mga how to use fire extinguisher. Yan po. Nagpupunta sila sa mga schools. Nagpupunta rin sila sa mga barangays. Then, nagtuturo din po kami sa mga fire brigade, fire volunteer, and other private agency po. Then, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan. Pinupuntahan po ng mga fire educator natin yan para just in case, in times of crisis po, mayroong silang knowledge doon sa emergencies na mangyayari. Kasi po one time, may napanood ako sa video na nasusunog the bus doon sa may Fairview, doon po sa may Quezon City. Meron siyang hawak na fire extinguisher. Hindi po niya alam gamitin. Yun po yung namatay na dalawang tao, na conductor po yata yun, at sa isang civilian. Sayang po yung pagkakataon na ganun.
may fire extinguisher, hindi niya nagamit, hindi niya alam gamitin. Sayang po. So kaya ang BFP po, more on fire suppression. Yan po. Dito naman po tayo sa may investigate its causes. So dito po is nakapaloob yung ating mga fire investigator. Kung sa inyong lugar ay magkasunog, may mga pupunta po dyan na fire investigator. Sila po ang bahalang mag-imbestiga kung ano ba talaga yung origin of fire, causes of fire. Yan po. Then, kung magkasunog po sa inyong bahay o kung sa inyong trabaho, sa inyong opisina, wag nyo po agad babalikan yung mga gamit nyo. Kasi po baka maggalaw po yung ebidensya na hindi dapat magalaw. Kasi po trabaho po ng bumbero yon na imbestigahan yung, kasi po pag may nagalaw kayo dyan, baka hindi na po makita yung, limbawa po yung mga wirings is maapak-apakan o kung ano man yung mga nandoon, baka hindi na po makita ng mga ating fire investigator. Yun po yung punto ko doon na huwag po muna agad papasok hanggat hindi pa po na che-check ng ating mga fire investigator yung inyong bahay o inyong gusali. Yan po. Then, enforce fire code. Halos lahat naman po na i-enforce namin, ano. Then, sa mga fire safety inspector, yan po, pag magpapatayo kayo ng bahay nyo o gusto nyo business, yan po, kailangan mag-comply kayo sa BFP, o orderan kayo ng inspection order. Yan po, nakapaloob po yung mga ating fire safety inspector. Dito naman po tayo sa respond to man-made and natural disasters. Ito po yung mga nangyayari na, halimbawa po may volcanic eruption, tulad dun sa may Batangas, ay sa Taal Volcano pala. Yan. Tapos po sa may natural disasters po, yan po yung mga sample ng natural disasters, yung volcanic eruption, earthquake, typhoon, yan po. Then, pag may mga ganong cases po, usually pag special rescue force po yung nagtatrabaho doon, kasi sila po yung mas skilled na bumbero. So, ano po ba yung special rescue force? Ito po yung kanilang mga kayang gawin o kanilang kakayahan sa kanilang trabaho. Mas skilled sila sa regular po na bumbero. Ito po yung kanilang kayang gawin na kaya nilang respondihan. Chemical, biological, radiological, nuclear operations, collapse structure, rescue operations, confined space, rescue operations, and disaster response, electrocution rescue operations, elevator rescue operations. Yan po, madalas po mangyari yan, yung elevator rescue operation, yung mga natatrap doon sa elevator. Maraming beses po nangyayari yan. Hazardous materials operations, high elevation, high rise structure, high angle rescue operations. Yan po yung mga yung mga nagpapakamatay po. Kung mapapansin nyo, may mga nakatangerine na uniform, then yung kanilang upper is kulay black. Mountain rescue operations, maraming beses na po na nagsilbi yung ating mga special rescue force dyan. Water rescue operations. Meron na po kaming unit dito na binuo ang BFP. Kumbaga po sa Philippine Coast Guard,
or sa Philippine Navy, then sa PNP Maritime. Kami po, meron na rin po kaming unit dyan. Yun po. Turnover duties and responsibilities. Special operations personnel daily routine. Trench rescue operations. Yan po. Yan po yung kayang gawin ng mga special rescue force. More on rescue po kasi ang BFE. But sila po is mas angat yung kanilang training and knowledge in terms of rescue po. Yun po yung sa man-made, yung mga nagpapakamatay po, yung mga nag-rally, yan po. Kasama rin kami ng mga Philippine National Police, pag kami demolis, nagkakasama kami para pagsilbihan yung ating gobyerno. Sa Fire Arson Investigator naman po, dito sa may investigates its causes, yun po, yung trabaho nila is tukuyin yung fire origin, then fire cause, yan po. Yun po yung responsibilidad nila. Then, to determine the liability of the houses or household. Yan po. Vision. A modern fire service fully capable of ensuring a fire safe nation by 2034. So, ang vision po ng BFE is by 2034 ay maging modernized na po ang BFE. Ang target po namin is bawat pulo ng Pilipinas magkaroon ng fire station, bagong trucks. Yun po. Yun po yung sa vision ng BFE. Ito naman pong other emergencies. Dito rin po yung mga kasama nating emergency medical service, EMS. Yan po, lahat po ng personnel ng BFP nandito po. Yan po yung responsibility ng EMS. Ano po ba yung EMS? Responsible for receiving patients, victims, providing treatment and transport to hospital. Pagka may mga insidente po na nangyayari, halimbawa po, car accident, nagbanggaan ng motor tsaka sasakyan, tapos hindi na makalabas yung driver or yung mga pasahero, yan po, pinupuntahan po ng ating mga EMS yan para bigyan ng agarang aksyon. Then, ang ating pong EMS, usually mga nurses po yan, mga professional po. Nade-deploy din kami sa mga nagiging swabber din po sila. Actually po, ang manpower po ng Philippine Arena is taga BFP. Yan po. Yan, mga taga BFP po ang manpower ng Philippine Arena. Mga swabber po. Nung after po ng training namin, bago ibaba sa region or sa city, nagpaswab po kami. So, without knowing na mga taga-BFP pala, mga tropa, yan. Di ko rin alam na ganun pala. Tapos, nakausap namin sila. Mga kasamahan po pala namin sila. Halos lahat po yata yung nandoon is taga-BFP. So, marami pong functions ang trabaho ng
emergency medical service, hindi lang po sa rescue. Yan po. Minsan sila na rin yung nagkakandak ng mga injection sa aming mga kasamahan. Yan po, marami silang trabaho. Maganda rin po yung kanilang layunin na ganun. Hindi na po namin kailangan lumayo kasi po sila po nurse na eh. So knowledgeable na po sila in terms of sa ganung trabaho. Yun po yung kanina na yung binabanggit ko na hazmat team. Sila po yung responsible for the management and disposal of hazardous materials. Ito po yung mga chemical na pwedeng pag naamoy mo is pwede mong ikamatay. Yan po, yung nakaraan sa may Valenzuela ba yon? May chemicals doon na nag-leak na pag naamoy mo is pwede mong agarang ikamatay. So, BFE, Special Rescue Force po ang nagtatrabaho dyan. Hindi po basta-basta bombero lang na ang mag-responde dyan. Sila po kasi yung well-trained dun sa ganung trabaho. Meron po kasi yung sariling PPE, kumbaga, sa BFE. May PPE kami. But sila may sarili pang uniforme yon na pang rescue talaga. O pang retrieval doon sa mga naiwan doon ng mga tao na hindi mo dapat maamoy kasi yung ganoong chemical na ikakasama ng katawan mo o pwede mo pang ikamatay. Marami po kasing types of ano yan eh, gases, kumbaga. Sila po, BFE, Special Rescue Force, ang nagtatrabaho niyan. Well-trained po ang BFPSRU dyan. But now po sa vision, sa modernization po kasi natin, soon, magkakaroon na po tayo ng maraming fire trucks. Gawa po nung ipinasan ni Senator Bato na BFP Modernization Law or BFP Modernization Act na ang BFP is ma-modernize na po. Yun po yung din sa ano po sa BFP arm na magkakabaril daw po. Marami pong nagtatanong, no? Nababasa ko rin sa social media bakit ang BAP is aarmasan. As far as I know po, hindi naman po lahat kami aarmasan. May ilan po na bubuo po ng unit na sila yung allowed magdala ng baril. Kasi po, tuwing magkakasunog, lalo na po pag sa mga illegal settlers, hindi maiwasan, syempre, wala naman silang tutuluyan. Pagka minsan late na dumating yung mga bombero, masama agad ang figure namin sa kanila. Minsan nananakit sila, nangaagaw ng hose, minsan manunutok ng kutsilyo, manunutok ng baril. So kaya gusto ng ating presidente na ang BPs magkaroon ng baril. Hindi po para mamaril, kundi protection. Siyempre, kami pagre-responde, kailangan may kasama din kaming police. Ang alam po sa ibang cities, ganun po automatic. Pagka ang kanilang fire truck tatakbo, alam ko may kasama na silang police. Hindi ko lang alam dito po sa Taguig. Hindi po ganun yung sistema. Pero ba't sa ibang cities po, pag tumakbo sila, lagi na pong may nakabuntot na PNP. Yan po. Kaya aarmasan ang BFP. But hindi po lahat, inuulit ko, may percent lang po yun. Maliit lang po sila na pwedeng allowed magdala ng baril. Parang magiging unit po siya. Kumbaga. Yun po. Yung sa BFP arm. So,
Itong BFP Modernization Act, maganda po 'yan. Medyo pagkaano po papapalitan na 'yung ating mga lumang trucks. Okay pa naman po 'yung lumang trucks. Pero sa iba po kasi 'yung iba wala pa pong wala pa pong truck. Ganun po. Kaya ang vision ng BFP, a modern fire service fully capable of ensuring a fire safe nation. So magiging modern na po tayo by 2034 targeted. Yan po. Sa emergency medical service po, ito po yung kanilang mga nirespondihan. Infection control and exposure. Emergency vehicle response. Yun po yung sinabi ko kanina pag kami aksidente sa inyong lugar, road accident. Yan po. Minsan, hindi kilala yung kanilang uniform na kulay blue. BFP po yun. Mga taga Bureau of Fire po yan. Usually po kasi pag naka Delta po kami, naka pang orange kami na uniforme. Yan po yung mga nirespondihan ng ating emergency medical service. Patient care report. Gumagawa rin sila na yan. Mga documentation po. Critical incident, stress management. Yan po. Non-emergency patient transfer. Response to crime scenes, response to fire alarm. Yan. Yan po yung ginagawa ng ating emergency medical service. So sa firefighting, kasama rin po rito yung mga fire operation, sa fire suppression. So ano po yung kaya nating respondihan? Ano po sa operation? Armory, fire, explosive storage. Yan po yung halimbawa po sa kampo dito po sa Taguig. Nangyari na po yan na nakaraan yung sa May Karami dati, napanood ko yun. Sumasabog na yung kanilang bala o ano ba yung mga, siguro may mga bomba pa siguro dun, no? Yan po, BFP mag-ano rin po dyan, magre-respond din po kami sa mga ganyang senaryo. Kahit po halos kahit mga bala pa yan. Yung nakaraan po dyan sa May Camp Bagong Diwa, nag-respond kami. Barracks po yata yun ng SWAT. Habang nagbobomba kami, may mga pumuputok na bala. So, yung crew chief namin, ang instruction is huwag masyadong lumapit. Siyempre, bala po yun. Hindi namin alam kung saan tatama. Yan po. Basement fire, yan. Fire in high-rise building. Yan po yung kahit po gaano kataas yan, kung kailangan puntahan, pupuntahan namin yan. Fire in hospital facilities with radioactive materials. Fire in jails kung magkasunog sa kulungan, yan. Correctional institutions. Fire in LPG installation, yan. Fire in water vessels, duct at wharves or piers. Fire involving hydrocarbon substance in depot or refinery. Yan yung mga ano po, chemicals. Fire in vehicles, yung mga nasusunog na sasakyan po. Construction sites and processing plants with radiological substances. Yan. Yan po yung mga nirespondihan ng ating mga firefighters sa fire operation. Yan yung fire resulting from bomb explosion. Pero syempre hindi naman po kami agad-agad lalapit, lalo na kung bomba yan. Fire incidental to fireworks, pyrotechnics, explosion. Yan, kaya po maaga kami nagkakampanya para hindi agad mangyari yung mga ganung bagay. November pa lang, nangangampanya na kami, which is dapat December pa. So ngayon pa lang ginagawa na namin ng kampanya
para iwas paputok po. Lalong-lalo na yung hindi naman talaga marunong gumawa, hindi marunong gumamit ng paputok, natripan lang, gusto gumamit. Lalo na kung malakas yan, Thunder Lolo, o Bin Laden, yung mga ganong malalakas na paputok, nakakatakot po yan. Actually, bawal na rin po yan, kaso yung ibang bayan, nakakapagbenta pa rin, nakakapaggano pa rin. Nasanay lang po tayo doon sa traditional na bagong taon, which is masaya naman talaga. Nasaksihan ko rin po yan nung aking yung bata pa po ako. Masaya talaga. Pero kung isipin po natin, dapat maging kumbaga gagasusin na lang po natin sa paputok, ipamigay na lang natin sa ating mga kababayan na mga mahihirap. Imbis na ibili mo ng mamahaling fireworks, ibili na lang natin ng pagkain, no? Bigay natin sa mga walang kakayang maghanda tuwing bagong taon. O kaya gawa na lang tayo ng ipamigay na lang natin doon sa mga pulubi sa daan instead na ibili natin ng paputok. Mas malaking pakinabang po, no? Siguro mas masaya yung nakapagpakain ka ng tao kaysa bumili ka ng paputok, umilaw, pasiyahan ka. Mas masaya po yung makapagpakain ka ng tao. Yun. At nasa Bible po yan na ang naawa sa duka, sabi ng Panginoon, ay nagpapautang sa Panginoon. Ang naawa sa duka ay nagpapautang sa Panginoon. Yan po. So, yun lang naman po pala. Wala na po masyado akong maiksi lang naman po yung aking topic. Hanggang muli po, mga kasama, mga kababayan. Ako po si Fire Officer 1, Rodrigo Abier Jr. na nagpapaalala, sa pag-iwas sa sunog, hindi po kayo nag-iisa. Magandang umaga po.